mula sa DWIZ 882. Inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Nationwide. Magandang umaga, araw po ngayon ng Lunes, ika-18 ng buwan ng Hulyo taong 2022. Ito pa rin ang IZ Balita Nationwide, pang-umagang edisyon. IZ Balita Nationwide. Pumuna sa ating mga balita, aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa pumalo na sa halos 20,000. Batas para sa mandatory COVID-19 vaccination, tinabla ni BBM. Pag-aangkat muli ng asukal, ikinakasa na. Pagtatakda ng SRP, pinag-aaralan na ng Department of Agriculture. Panibagong bawas singil sa presyo ng produktong petrolyo, ipadudupad bukas. State of power crisis, idineklara sa Occidental Mindoro. Mga consumer naglungsad ng kilos protesta. Dalawa patay sa pagbaha sa Quezon City. Balitang pangkalakalan, presyo ng karneng baboy at manok sa ilang pamilihan lalo pang tumaas. At sa ibayong dagat, walong crew member patay sa pagbagsak ng eroplano sa Greece. At sa balitang showbiz, Francine Diaz at Seth Fedelin may ibinunyag kaugnay sa pag-uumpisa ng kanilang pagtatambal. IZ Balita Nationwide. Apat na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Ito po ang IZ Balita sa umagang edisyon ang maghahatid sa inyo ng balita. Sa ngalan po ni Jam Tarayo, ako po si Joanna Luna. At Senyor Ray Pacheco. IZ Balita Nationwide. Natin ang mga balita natin sa ikapat na sunod na araw, muling sumampa sa mahigit 2,000 ang daily COVID-19 cases sa bansa. Nakapagdala kahapon ng Department of Health ng karagdagang 2,560 cases dahil upang lumobo sa 19,873 ang mga aktibong kaso. Gayunman, bababa ang nasabing bilang sa naitalang infections noong Sabado na 2,578 pero mataas sa average daily cases na naitala noong July 4 hanggang 10 na 1,467. O bakit naman sa 3,733,101 ang total case load, kabilang ang 3,652,587 recoveries at 60,641 deaths. Nananatili ang Metro Manila sa mga rehiyong may pinakamaraming cases sa nakalipas na 2 linggo na 9,713, sinundan ng Calabarzon 5,420 at Western Visayas na may 2,261. Samantala, nangunguna ang Quezon City sa mga lugar sa National Capital Region na may pinakamataas na kaso sa nakalipas na 2 linggo na 1,886. Yan, tanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. Kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Maynila, tumaas. Detalye ng balita iyahatid ni Patrol 5, Aya Yupanko. Kinumpirma ni Manila Mayor Maria Sheila Lacuna Pangan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Maynila. Sa pinakahuling report ng Manila Health Department, 116 na ang aktibong kaso. 1,947 naman ang pumanaw at sa kabuuan ay mayroon na ngayong 117,165 ang nagkasakit ng COVID-19 at sa bilang na ito ay 115,102 ang gumaling. Kaugnay nito, pinaalala ni Pangan na ipagpapatuloy ng Manila LGU ang pagbabakuna ng una at ikalawang dose sa lahat ng walk-ins at mga edad 5 hanggang 17 anyos, maaaring mag-ineksyon ng unang booster ang A1 hanggang A5 sa 44 na health centers
anim na district hospitals at apat na malls ang first booster shot para sa immunocompromised na edad 12 hanggang 17 ay isasagawa sa anim na district hospital. Ang mga non-immunocompromised na dose hanggang 17 ay maaaring magpa-booster shot sa 44 na health centers, 6 na district hospital at sa kartilya ng Katipunan. Mayroon ding pagbabakuna ng second booster para sa lahat ng A1 priority group. Hindi kasali ang OFW at kanilang kamag-anak, mga senior citizens at edad 18 anyos pataas sa 44 na health centers, 6 na district hospitals at 4 na malls. Paalala ni Mayor Pangan sa lahat ng magpapabakuna na dapat ay nakarehistro sila sa www.manilacovid19.ph. It is patrol number 5 ay upang kutubulat, siyempre lamantad ng lakas ni WIC. IZ Balita Nationwide. 8 minutos makalipas alas 7 ng umaga. Maraming salamat tayo. Samantala, dumako naman tayo sa report ni Patrol 17, Jobel Beleño. Pangulong Marcos hindi nais na gawing mandatory ang pagtuturok ng vaccine contra COVID-19. Detalye mula kay Jopel? Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi na kailangan pang magpasa ng panukalang batas para gawing mandatory ang pagbabakuna sa bansa kontra COVID-19. Giit ni Pangulong Marcos, mananatili pa rin ang kalayaan ng bawat Pilipinong mamili ng nais nito para sa kanilang sariling kalusugan. Pero malinaw ani Pangulong BBM na napatunayan na ng siyensya na epektibo at malaki ang naibibigay na proteksyon sa isang individual ng mga bakuna laban sa virus. Dahil dito, magkatuwang ani Pangulong Marcos ang mga ayensya ng gobyerno sa pagbuo ng mga hakbangin upang muling mapalakas ang pagtuturok ng vaccines at ng booster dose sa iba't ibang panig ng bansa. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño nag-uulat para sa Impilang May Tanong Lakas, DWIZ. IZ Balita Nationwide. Patrol 17 Jopel Peleño. Samantala, hindi dapat magpakampante ang mga lokal na pamahalaan laban sa pagkalat ng COVID-19, lalo na't nalalapit na ang pagsisimula ng face-to-face classes sa susunod na buwan. Ito ang ipinaalala ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. matapos maitala ng DOH ang COVID-19 positivity rate na 10.6% sa bansa, kung saan ay doble sa ideal threshold ng World Health Organization na 5%. Binigyan din ng kalihim ang kahalagahan ng kapakanan at kaligtasan ng mga estudyanteng Pilipino sa pagbubukas ng klase sa Agosto 22. Naniniwala naman si Abalos na sa pamamagitan ng kooperasyon ng mga LGU sa gobyerno ay malalampasan nito ang kinakaharap na krisis ng bansa. Umabot na sa halos 1,200 dengue cases ang naitala sa Ilocos Region mula Enero hanggang Hulyo 5. Batay sa pinakauling datos ng Department of Health o DOH Region 1, nasa 583 cases ng dengue ang naitala sa Pangasinan. Sinundan nito ng Ilocos Sur na may 248 cases, Ilocos Norte na may 235 cases, La Union na may 99 cases at Dagupan City na nakapagtala ng 33 cases. Nanawagan naman ang kagawaran sa publiko na patuloy na sundin ang 4S strategy ng search and destroy of mosquito breeding places, self-protection, seeking early consultation, at saying no to indiscriminate fogging. Inihayag ni Cebu City Mayor Michael Rama na masihigpitan nito ang pagpapatupad ng COVID-19 vaccination program, lalo na sa young adults at menor de edad kabilang na ang pediatric group. Ayon kay Rama, inatasan niya ang City Health Department na paigtingin ang kampanya at siguraduhin lahat ng kwalipikadong residente ay makakatanggap ng booster shots. Nais din niyang masiguro na naipapatupad ang inisyatibang Parent Supervised Household Preparedness na layong magbukas ng vaccination sites sa mga piling paaralan at mapaigting pa ang house-to-house vaccination na tinatawag na tok-tok bakuna.
Samantala, sinabi ni Rama na dapat maging handa ang mga magulang sa pagbabalik eskwela o in-person classes ng kanilang mga anak. Marami pang kaso kaugnay sa controversial na Deng vaccine ng asahang susulpot. Ito ang pinayag ni Public Attorney's Office Chief Attorney Persida Rueda Acosta sa gitna ng panawagang gamitin muli ang nasabing bakuna, lalo't tumataas naman ang kaso ng dengue. Ayon kay Acosta, marami pang mga bangkay na mga batang namatay. Ang isa sa ilalim sa pagsusuri ang pamapatunayan kung pagtuturok ng Deng vaccine ang ikinamatay ng mga ito. Gayunman, may ilan-anyang mga magulang ang nagpasyang manahimik na lamang dahil binayaran ng 50,000 pesos. Marami pa tayong uukayin na mga patay. Yung mga magulang na maiba ay nabayaran na ng 50,000 sa trupe. Kaya hindi na nagkakaso, mag-iintay na lang. Nagpasadyos na lang yung kaso. Kaya nagtataka ako, pagka-arraignment, ayan, pinaputok na naman, di balikan din back siya eh. Ano na yan? Permanently revoked ng certificate of safety niyan eh. Dahil hindi nakapagsubmit ng safety reports ang Sanovi Pasture. Pao Chief Persida Rueda Acosta sa panayam ng DWIZ. Ang balita na nindigan si Public Attorney's Office Chief Persida Rueda Acosta na hindi dapat gamitin ang dengbaksya sa bansa dahil sa masamang epekto nito sa kalusugan, lalo sa mga bata. Ayon kay Atty. Acosta, dapat ay bumili na lamang ang gobyerno ng mga subok na bakuna kontra dengue sa halip na mag-procure ng mga experimental drug gaya ng dengbaksya. February 19, 2020, permanently revoked na yung paggamit ng dengbaksya dahil walang safety report. Mm-hmm. Paano makakapagsubmit ng safety report ang sana po? Di mabibistong marami na matay. O di masisira na lose. So sa puntong yan, kung wala sila ibang magawa, ay bumili na lang ng subok na bakuna na libre. Abot kamay ng maralit ang Pilipino at magilang taxpayer. Hindi na kailangan magbayad kagaya ng bakuna nilang eksperimento. Sa kabila nito, kinwestiyon naman ni Iloilo Province 1st District Representative at dating DOH Secretary Janet Garin ang mga akustasyon ni Acosta. Aminado si Garin na nagtataka siya kung bakit pilit kinekwestiyon ni Acosta ang kredibilidad ng dengbaksya, gayong ginagamit naman ito sa ibang bansa. So it is more on public pressure. Okay. Kaya nga, magtataka ko kung totoong it can do harm. Eh bakit patuloy siya nagagamit sa 23 countries? Sa dengbaksya, supposedly, kung meron man lang mas konting-konting katotohanan, eh sana tiningnan ka agad ng buong mundo, no? Tiningnan na ng WHO. Pero hindi eh. Parang tinagtawanan lang tayo, bahala tayo sa buhay natin, parang ganun. Mm-hmm. Pero patuloy nilang in-implement sa 23 countries kung saan medyo malawak din, no, ang mga dengue infection. Sinap Pao Chief Persida Acosta at dating DOH Secretary Janet Garin sa panayam ng DWIZ. IZ Balita Nationwide. Patuloy kayong sumusubaybay dito pa rin sa ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Lunes, ika-18 ng buwan ng Hulyo. Magbabalik kami ni Joanna pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 15 minutos, magkalipas ang alas 7 ng umaga. IZ Balita Nationwide. 17 minutos, makalipas ang alas 7 ng umaga. Balik tayo sa mga detalye pa rin ng ating mga balita. Ikinakasa na rin ng gobyerno ang pag-angkat muli ng asukal sa gitna ng problema sa supply. Aminado si Agriculture Undersecretary Christine Evangelista na kung mapapatunay ang mayroong kakulangan ng supply ng asukal, ilalarga nila ang panibagong importasyon. Alinsunod na niya ito sa rekomendasyon ng Sugar Regulatory Administration at mga stakeholder. Umaasa si Evangelista na mas makikinabang ang mga household consumer sa oras na muling mag-angkat ng asukal. Isa po sa pinag-aaralan at minungkahi din po kasi yan ng SRA is mag-angkat muli. Ngayon, from the stakeholders po na aking nakausap, sabi nila, yes, it is all right na mag-angkat muli. Okay. But sana pumunta ito ngayon sa ating mga domestic meaning household consumption, mm-hmm, hindi yung industrial po. Kasi yun po ang talaga ngayong nahihirapan dahil ang taas ng presyo ng ating asukal sa ating mga palengke.
Aminado naman ng DA official na sadyang hindi sapat ang kasalukuyang sugar supply sa demand, lalo't napinsan ang maraming sugar cane plantation ng mga nagdaang bagyo. You can imagine ano, yung tinamaan po nung bagyo last year, yun po ang intended na supply for this year. Ganun po, 11 months nga po ang sabi ng ating mga nasa sugar industry, no? Yung effect ng mga bagyo took a toll dun sa ating domestic, so locally produced sugar. But our stakeholders, they are now talking to us also and we are very thankful kasi sila rin po mismo ay naghahanap ng solusyon. We will only import what we do not produce. While we are doing that, we have to improve our production as well. Bahagi ng pahayag ni DA Undersecretary Christine Evangelista sa panayam ng DWIZ. Balita, pinag-aaralan na ng Department of Agriculture o DA ang pagtatakda ng suggested retail price o SRP sa asukal. Dahil ito sa pagtaas ng presyo sa mga pamilihan, bunsod ng kakulangan sa produksyon dulot ng pagkasira ng mga sugarcane plantation dahil sa mga nagdaang bagyo. Ayon kay DA Undersecretary Christine Evangelista, batay sa kanilang pag-aaral ay dapat ilagay sa 72 pesos 50 centavos ang presyo ng asukal kada kilo sa mga supermarket. Maliban sa pagtatakda ng SRP, nakikipagtulungan na rin sa DA ang mga stakeholders para mapababa ang presyo ng asukal. Kami po ay nagsischedule po ng ating stakeholders meeting, no, para po pag-aralan yung ating cost structure. And then from there, we will give a recommendation kung tayo po ay dapat na magkaroon ng SRP. But definitely, meeting with the stakeholders is very important at the same time kasi we have to ensure yung ating supply situation, including po yung mga importation ng ating asukal. So yun po ang ating hakbang ngayon. And nakikipag-usap na po ako dun sa ating team na ating bantay presyo sa loob ng ating gagawaran. So we intend to schedule all this within the week so that we can also come up with a good recommendation immediately. Dapat bumuod naman at magsagawa ng makabagong inisitiba ang mga local government unit para mapagaan ang pinansyal na pasanin ng publiko sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Avalos Jr., halimbawaan niya nito ang Cebu Program Collaboration ng isang kumpanya at ng Cebu Provincial Government na layong tulungan ang Micro, Small and Medium Enterprises o MSEM o SMEs para makarecover mula sa mga hamon sa ekonomiya. Git niya ang transformative programs ang kailangan ng bansa upang mapanatili ang pag-recover mula sa socio-economic impact na dulot ng COVID-19 pandemic. Samantala, isaan niya ito sa tututukan ng pamahalaan sa mga darating na araw upang maibsan ang paghihirap ng mamamayang Filipino. Siksik sa nutrisyong paggawa ng mga tinapay, ipinanawagan ng isang mambabatas. Ulat iyahati ni Patrol 11, Tina Nolasco. Inapelahan ni Albay 2nd District Representative Joey Sate Salceda sa mga panadero at mga tagagiling ng harina o flour millers na gawing mas healthy ang mga produkto nito sa gitna ng shrinkflation o pagliit ng serving size ng pagkain. Mungkahi ni Salceda, dapat nasiksikin ng karagdagang bitamina at mineral ang mga tinapay sa kabila ng pagliit ng sukat nito, dulot ng mga taas na presyo sa merkado gaya ng trigo, itlog at asukal. Anya ang tinapay ang pinakatatamaan ng shrinkflation, lalo pa tumaas ang presyo ng trigo sa 165% at nagbabadya na rin ang pagtaas ng presyo ng itlog at asukal. Habang handa naman anyang makipagtulungan ng mambabatas sa Food and Nutrition Research Institute para makabuo ng tamang batayan sa paggawa ng tinapay na may pareho o mataas na nutritional value pero mababa ang presyo. Nabatid na nauna ng ibinabala ni Salceda nitong Marso ang pagtaas sa presyo ng tinapay dahil sa naapektuhan ng sigalot sa pagitan ng Ukraine at Russia ang kalakalan ng trigo. Ito si Patrol 11, Tina Lasco, nag-uunat para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. IZ Balita Nationwide. 23 minutos makalipas ang alas 7 ng umaga. Samantala,
Magsasanib puwersa na ang Department of Agriculture at Japan International Cooperation Agency o JICA para sa implementasyon ng isang Improved Vegetable Value Chain Project. Ito'y bilang pagtalima sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagsisibiring kalihim ng kagawaran na makamit ang food security. Ayon sa DA, layunin ng Market-Driven Enhancement of Vegetable Value Chain o M2VC, katuwangan JICA na isulong ang higher yield and income para sa mga magsasaka at makamit ang food security, availability, accessibility at affordability sa bawat Pinoy. Sa loob ng 5 taon, bubuin ang isang vegetable value chain roadmap na tutukoy sa mga hamon at solusyon sa value chain. Lumarga ang nasabing proyekto kasabay ng isang value chain survey sa ilang vegetable producing provinces gaya ng Benguet at Quezon kung saan inasang ipatutupad ang M2VC pilot programs. Samantala, asahan na bukas, Martes, ang panibagong tapiyas presyo sa produktong petrolyo. Ayon sa ilang kumpanya ng langis, maglalaro sa 1 peso at 70 centavos hanggang 1 peso at 90 centavos ang bawas singil sa presyo ng kada litro ng diesel. Magiging 4 pesos at 70 centavos hanggang 4 pesos at 90 centavos naman ang tapiyas presyo sa kada litro ng gasolina. Ayon kay Department of Energy o DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, ang dahilan ng rollback sa presyo ng langis ay bunsod ng lockdown sa China, pagtaas ng interes sa US at ng iba pang mga bansa at banta ng recession o pag-alis ng mga produkto na magdudulot ng pagkasira ng demand sa iba't ibang mga bansa. Sa ngayon, ang antas ng year-to-date adjustment sa kada litro ng gasolina ay pumalo na sa 24 pesos at 30 centavos, habang 36 pesos at 80 centavos naman sa kada litro ng diesel nito lamang Hulyo a 12. 25 minutos na po, senyora, makalipas ang alas 7 ng umaga. Samantala, sa iba pa nating balita, matumal pa rin ang bentahan ng school supplies at uniforme sa Tutuban Center. Sa Maynila, halos isang buwan bago ang pagbubukas ng klase. Ayon kay Adelaida Chan, na may-ari ng isang school uniform shop, tumumal ngayon taon ang bentahan ng mga gamit sa pasukan kumpara noon na kumukuha ng maramihan ng mga customer nito. Halos kalahati rin ng pre-pandemic sales ang nawala kay Joseph Lim, may-ari ng isang school supply shop. Sa ngayon, hindi naman tumaas ang presyo ng uniforme sa Tutuban tulad ng mga sumusunod: polo at blouse na nasa 155 pesos hanggang 250 pesos depende sa sukat, black pants 155 pesos hanggang 260 pesos, palda 145 pesos hanggang 220 pesos, shorts 110 pesos hanggang 150 pesos, black shoes 400 pesos hanggang 450 pesos at tatlong pares ng puting medias 50 pesos. Una nang sinabi ni Department of Trade and Industry o DTI Undersecretary Ruth Castelo na wala pang inilalabas na suggested retail price ang kagawaran para sa school supply. Samantala, idineklara na ang state of power crisis sa Occidental Mindoro. Ito ay matapos mag-blackout ang buong lalawigan nang i-shutdown ng supplier ng kuryente matapos hindi payagang makapag-operate ng Energy Regulatory Commission o ERC. Ayon kay Vice Governor Diana Tayag ng Occidental Mindoro, isang dekada ng problema sa lalawigan ang supply ng kuryente, pero mas lumala pa ito nang biglang mag-shutdown ng operasyon ng OMCPC noong Hunyo a 25. Bagaman pansamantalang naibalik ang supply ng kuryente matapos atasan ng ERC ang OMCPC na ibigay ang supply ng Omeco, hindi naman buong 12 megawatts ang ibinalik. Nasa 25 hanggang 27 megawatts ang kailangan ng probinsya. Sa ngayon, nananawagan na ang Omeco ng temporary approval mula sa ERC upang madagdagan ang ibibigay na megawatt supply. Mahigit 100 residente ng bayan ng San Jose, Occidental Mindoro ang naglunsad naman ng kilos protesta kontra malawakang rotational brownout sa lalawigan. Dako nga na 6:30 kagabi nang magtipon ng mga residente bilang samahan ng mga consumers in Occidental Mindoro para sa 3 oras na solidarity walk.
Ito na ang ikalawang sunod na beses na naglunsad na naturang aktividad ng mga consumer simula noong Sabado at plano ring isagawa sa loob ng limang gabi o hanggang Miyerkules. Layunin itong babigyang pansin ng national government ang kanilang sitwasyon sa gitna ng rotational brownout, makarang isailalim sa state of power crisis ang lalawigan. Umabot na ng 12 hanggang 14 na oras ang power outages bunsod ng kakulangan ng power supply na labis na naka-epekto sa kanilang araw-araw na mga aktibidad sa lahat ng sektor. Kinindi na rin ng grupo ang kawalang kakayanan ng electric service ng lalawigan na pinalala ng magsarang power provider ng Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation noong June 25 dahil upang maapektuhan ang mahigit 80,000 residente. Sa iba pang detalye ng balita, dalawang dalagita ang nasawi makaraang anuri ng baha matapos ng malakas na pag-ulan sa Quezon City. Dakong alas 12 kahapon ng hating gabi nang matagpuan ng barker na si Jeffrey Pariñas, ang hindi pa nakikilalang biktima sa Pasong Tamo Bridge 3 sa Mindanao Avenue, Barangay Bahay Toro. Naisugod pa sa Quezon City General Hospital ang biktima pero binawian din ito ng buhay. Bagaman hindi pa nakikilala ang nasawi, isang Justin Mark Dimacal ang nagsabing live-in partner. Umano nito ang 15 anyos na biktima pero hindi ito pinayagang makuha ang bangkay dahil tanging kaanak ang pinapayagan ng ospital. Samantala, dakong alas 3 naman ng madaling araw kahapon, isang 15 anyos na babae rin ang narecover sa tabing ilog sa Lorraine Street, Parkway Village, Barangay Apolonio, Samson. Kinumpirma ni Salvacion Napiri Peralta na anak niyang ikalawang biktima na natutulog kasamang isa pang nasawing dalagita sa ilalim ng tulay sa Barangay Kulayat nang anuri ng baha bunsod ng malakas na ulan noong Sabado ng gabi. Ito umabot din sa halos lagpas tao ang baha sa Araneta Avenue sa Cubao, Quezon City matapos magbara mga daluyan ng tubig dahil sa malakas na pag-ulan. Ayon sa PAGASA, ang malakas na pag-ulan na naranasan sa ilang lugar sa Metro Manila ay bunsod ng localized thunderstorm na nagresulta ng tubig baha sa ilang lugar. Dapat din na inanod ng malakas na pag-ulan ang mga basura dahilan para maimbak ito sa mga drainage o kanal. Sa ngayon, puspusan na sa paglilinis ang mga aperitiba ng barangay gayon din ang lokal na pamahalaan matapos malubog sa baha ang maraming residente sa nabanggit na lungsod. Sa bahagi ng Cebu City matapos ang malakas na ulan kahapon. Dakong hapon nang gumuho ang lupa sa Sitio Sapang Komunidad, Barangay Guadalupe. Nagsilikas sa mga residente habang nakakordon na ang naturang lugar. Wala namang naiulat ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office na nasugatan dahil sa landslide. Ito na ang ika-apat na landslide sa lungsod sa loob ng 2 linggo. Una nang inihayag ng PAGASA na ang malakas na pag-ulan ay dulot ng hanging habagat. Patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalye ng ating mga tampok na mga pangunahing balita sa IC Balita Nationwide. Ngayong araw na ito ng Lunes, magbabalik kami ni Joanna pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 31 minutos magkalipas ang alas 7 ng umaga. IC Balita Nationwide. 34 minutos magkalipas ang alas 7 ng umaga, patuloy kayong sumusubaybay sa ating IC Balita Nationwide. Dito pa rin sa IC Radio at IC TV. At syempre sabayan po ninyo kami napapakinggan sa mga sister station namin sa pamamagitan ng Home Radio Cebu, Home Radio Davao, Home Radio Iloilo, Home Radio Cagayan de Oro, Home Radio Jensen, Home Radio Naga at Home Radio Legazpi. Pakinggan din tayo sa RPN-DZBS Baguio, RPN-DXKT Davao, RPN-DZKI Iriga, at RPN-DXXX Zamboanga, RPN-DXKS Surigao. At sa mga detalye pa rin ng ating mga balita, nakikipag-negosasyon na ang Chinese Embassy sa Manila ukol sa technical issues sa infrastructure project sa Pilipinas. Kaugnay nito, binigyan din ng embahada na mayroon ng positive progress upang isulong ang mga proyekto. Anila,
bukas ang China para sa technical discussion sa mga proyekto at handa itong makipagtulungan sa bagong administrasyon ng Pilipinas. Una nang sinabi ni Transportation Undersecretary for Railways Cesar Chavez na hindi inaksyonan ng China ang kahilingan ng Administrasyong Duterte para sa loan financing ng tatlong malalaking railway projects kung saan itinuring itong withdrawn at kailangan muling pag-usapan ng kasalukuyang gobyerno. Napatid na pinag-utos ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang muling pakikipag-negosasyon ng DOTR sa China para sa loan agreements ng tatlong railway projects. Naunsyami ang pagpapatupad ng 33-ton weight limit at rerouting ng mga sasakyan sa bahagi ng North Luzon Expressway southbound Candava Viaduct na magsisimula sana noong isang linggo. Ito ay makaraang umapela sa NLEX ng grupo ng truckers at Pampanga Provincial Government dahil sa epekto ng rerouting sa negosyo at daloy ng trapiko. Ayon kay Teodorico Herbaso, Pangulo ng Inland Haulers and Truckers Association, malulugi sila sa pagdaan sa mas mahabang ruta. Magpapatupad sana ng diversion sa Angeles San Fernando Candava Viaduct Balagtas Route kung saan lalabas ng San Fernando exit papuntang Gapan at tatagos muli sa Balagtas. Ipinunto ni Herbaso na mula sa 32,000 pesos na krudo ng truck na may diretsyong biyahe mula Clark, Manila, madaragdagan nito ng 6,000 pesos na tiyak na aalmahan ng mga negosyante ng buhangin, gulay at ilang produkto. Iaapela rin ng Pampanga government ang planong rerouting at weight limit dahil bukod sa daloy ang dahil bukod sa dagdag pasakit sa mga negosyante ay lalala umano ang daloy ng trapiko sa lalawigan na magiging exit point ng mga truck. Samantala, sa kabila ng pahayag ng NLEX status quo sa pagpapatupad ng weight limit at rerouting, kanilang ipinunto na may mga bitak na ang Candava Viaduct kaya't dapat lamang itong isailalim sa repair. Ng Department of Tourism of DOT sa naging pahayag na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na muling patatagin o ayusin ang tourism infrastructure upang muling mapalago ang industriya ng bansa. Sa naging pahayag ni Tourism Secretary Cristina Frasco, tiyak na malaki ang maitutulong ng naturang pulisiya para muling may bangon ang ekonomiya ng Pilipinas matapos padapain ng pandemya dulot ng COVID-19. Umaasa si Frasco na may paprioridad ng Administrasyong Marcos ang estado ng turismo upang makasabay na ang Pilipinas sa lumalagong ekonomiya ng ibang mga bansa gaya ng Singapore. Matatandang sa naganap na cabinet meeting, sinabi ni Marcos na kanilang tinututukan ng connectivity, convenience at equality para na rin sa kapakanan ng mga turista o mga bumibiyahe papasok at palabas ng bansa. Nalalakasin pa ng Philippine National Police o PNP ang police visibility sa kanilang nasasakupan upang maprotektahan ang mga lokal at dayuhang turista laban sa mga nagaganap na krimen sa Pilipinas. Ayon kay PNP Director for Operations Police Major General Valeriano De Leon, kanya nang inatasan ng mga police commander kasunod na rin ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at PNP Officer in Charge Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. hinggil sa tourist destination at muling pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Sinabi ni De Leon na bukod sa police visibility ng PNP, plano ding palakasin ng ahensyang intelligence gathering upang matukoy ang mga kriminal, maging ang mga grupong magiging banta sa pambansang seguridad. Samantala, 14 na foreign assisted projects ng Department of Transportation naman na nagkakalaga ng 1.61 trillion pesos ang nakitaan ng Commission on Audit o COA ng delay noong isang taon. Dahil sa delay, napilitan ng gobyerno na magbayad ng dagdag na 128.42 million pesos sa ilang lenders na nagpondo sa mga proyekto. Kabilang sa mga problemang nasilip ng COA, ang mga issues sa procurement, financial at technical concerns, kaya tumagal ang implementasyon at tumaas ang project cost na nagresulta sa restructuring. Ilan sa mga nakitaan ng delay, ang 6.25 billion pesos maritime safety enhancement, 8.79 billion peso greenways, 16.31 billion pesos Cebu Bass Rapid Transit, 64.92 billion pesos
LRT Line 1 South Extension, 9.51 billion peso LRT Line 2 East Extension, 21.97 billion peso MRT 3 Rehabilitations, at 777.55 billion pesos North-South Commuter Railway System, at 175.32 billion pesos PNR Bicol Project. Idinagdag din ng ahensya na pawang naharap sa magkakatulad na problema ang 14 na proyekto bunsod ng COVID-19 pandemic, condition o availability ng project site, design, scope at technical concerns. Sa mga nasabing proyekto, siyam ang sumailalim sa restructuring noong isang taon gaya ng Cebu Bus Rapid Transit, LRT 1 South at Line 2 East Extensions at MRT 3 Rehabilitations. Alas 7.41, muli tayong tumanggap ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Manila Mayor Honey Lacuna Pangan binalaan ng ilang individual na gagamit ng kanyang pangalan para sa ilegal na gawain. Ulat iahati ni Patrol 5, Aya Yupanko. Binalaan ngayon ni Manila Mayor Honey Lacuna Pangan ng ilang individual na gagamit sa kanyang pangalan para sa mga ilegal na gawain. Ayon kay Mayor Honey Pangan, hindi niya gustong malaman na may mga gagamit ng kanyang pangalan para mangolekta ng pera lalo na sa mga vendors. Anya, tututukan at pananagutin niya sa batas ang sinumang individual na gagawa nito kahit sino pa ang masagasaan. Nakarating kasi sa kaalaman ng alkalde na nagiging kalakaran na ng mga pasaway ang mangikil ng pera sa ilang mga vendors sa ilang bahagi ng lungsod ng Maynila kung saan ginagamit ang pangalan ng nakaupong opisyal ng lokal na pamahalaan. Muling iginiit ni Mayor Rahani Pangan na narapat lamang na ang kada isang vendor ay magbayad ng kanilang monthly dues sa tanggapan ng Manila LGU at doon ay bibigyan sila ng resibo. Ito ang magiging katibayan nila na sila ay nakapagbayad na at hindi na kailangan magbigay pa ng sinumang nangingikil sa kanilang puwesto. Kaugnayan, hinimok ng otoridad ang mga vendors na isumbong sa kanila kung mayroong mga individual o grupo na gagawa nito. Ito pa Patrol Number 5 ay iupang ko ng ulat. Siyempre naman ito ng lakas ni WIC. IZ Balita Nationwide. Samantala, pumalo na sa 1,307,593 ang kabuong bilang ng mga nagparehistro para sa barangay at sangguniang kabataan o SK elections na gaganapin sa darating na Disyembre. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, 63,078 sa mga ito ay pawang mga nasa edad 15 hanggang 17, 435,266 naman ang mga nasa edad 18-30, habang 72,249 naman ang mga nasa edad 31 pataas. Bukod pa diyan, nasa 229,858 naman ang mga nagnanais magpalipat ng bayan o lungsod. 61,751 ang mga nagnanais na ma-reactivate ang kanilang rehistro, habang nasa 40,450 naman ang nag-apply para sa change of name at correction. Ayon sa COMELEC, mayroon ng 1,805,272 ang kabuuang aplikasyon na naiproseso bago sumapit ang itinagdang deadline sa Hulyo 23. Sa ngayon, patuloy na hinihikayat ng COMELEC ang publiko na samantalahin ng registration period para sa barangay at SK elections. Detalye ng balita, ipagpapatuloy ng Administrasyong Marcos ang localized peace talks sa pagitan ng mga miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA at National Democratic Front o NDF. Ayon kay Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr., sa loob ng 50 taon na pakikipagnegosasyon ng pamahalaan sa nasabing grupo, mas naging epektibo ang nagpapatuloy na peace talks dahil nakakatulong ito sa pagbaba at pagsuko ng mga front commander maging ang mga tauhan nito. Sinabi ni Galvez na mas pinalakas nito ang puwersa ng pamahalaan at pag-atake sa mga tauhan ng Estado. Samantala, sa naging pahayag ni National Security Advisor Secretary Clarita Carlos, gumagana na ang mga binoong Peace Council ng pamahalaan pero nasa kamay pa ni
na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung muli niyang bubuhayin ang nasabing usapin. Abot naman sa 200 pamilya ang lumikas sa Sablayan, Occidental Mindoro, bunsod ng Bakbakan sa pagitan ng mga puwersa ng Philippine Army at mga miyembro ng New People's Army o NPA. Sa nakuha ang report ng mga tauhan ng Occidental Mindoro Provincial Police Office, hindi na pinauuwi ang mga residente dahil nagpapatuloy pa rin ang clearing operations. Matapos mapatay sa sagupan ng sityo leader ng barangay Ligaya kasama ng 2 pang nito miyembro sa nabanggit na bayan. Sa ngayon, namahagi na ng mga pagkain, hygiene kit at cash assistance ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang naging biktima ng bakbakan. Pinagbigyan ng Paris Court of Appeals ang hirit ng Malaysia na stay order laban sa pagpapatupad ng isang French arbitration court ruling na naguutos sa Malaysian government na magbayad ng $14.9 billion sa mga kaapo-apuhan ng Sultan ng Sulu. Kaugnay ito sa nilagdaang kasunduan sa pagitan ni Sultan Hamalul Kiram II na kahuli-hulihang Sultan ng Sulu at isang British trading company noong 1878 para sa pagpaparenta sa Sabah. Ipinunto ng French Appellate Court na maaring malabag ang soberanya ng Malaysia sa oras na ipatupad ang desisyon ng arbitration court. Ayon kay Malaysian Law Minister Wan Junaidi Tuanku Hafar, naghahanda na rin silang isantabi muna ang pasya ng korte. Inilabas ng stay order ilang araw matapos tangkain ng mga abogadong kumakatawan sa mga tagapagmana ng sultan na bawiin ang 2 assets ng Malaysian state oil firm Petronas sa Luxembourg. Samantala, wala pang tugon ng British law firm na kumakatawan sa mga kaapu-apuhan ng sultan. Nanindigan ng Malaysian State Oil Company Petronas na dedepensa nito ang kanilang legal na posisyon makarang tangkaing isequester ang 2 sa kanilang subsidiaries sa Luxembourg. Ang units ng Petronas Azerbaijan at Petronas South Caucasus o Caucasus ay nakatakda na sanang bawiin ng mga abogado ng mga tagapagmana ni Sultan Jamalul Kiram II ang kahuli-huliang Sultan ng Sulu. Ito ay makarang ipag-utos ng French Arbitration Court noong Pebrero sa Malaysia na magbayad ng $14.9 billion sa mga heredero o heredera ng huling Sultan ng Sulu bilang pagkilala sa nilagdaang land lease dahil sa Sabah sa isang British trading company noong 1878. Ang nasabing kasunduan ay minana ng Malaysia nang makalaya ito sa pananakop ng Britanya at kalaunay nagbabayad ng taunang renta para sa paggamit sa lupain ng Sabah na pag-aari ng Sultan. Gayunman, itinigil ang pagbabayad simula noong 2013 dahil sa argumento ng Malaysian government na wala umanong may karapatan sa Sabah sapagkat bahagi umano ito ng teritoryo nila. Iginit ni Malaysian Prime Minister Ismail Sabri Yaakob na sasalagin nila ang naging desisyon ng French court at hindi nila papayagan ang anumang claim sa Sabah. Tinawag naman ng Petronas na walang basihan ang seizure o pagbawi ng mga tagapagmana ng Sultan sa nasabing assets at handa rin ng nasabing state oil company na ipagtanggol ang kanilang karapatan. Binisita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kaibigan at founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy. 15 araw matapos bumaba sa pwesto si Duterte, ay nagkaroon siya ng pagkakataong bisitahin ng matalik na kaibigan matapos umuwi sa Davao City noong Hunyo at 30. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, isa sa mga abogado ni Quiboloy at dating Pangulong Gloria Arroyo, patunay lamang ito na ang pagkakaibigan ng dalawa ay mananatili sa loob man o labas ng politika. Tuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalye ng ating mga pangunahing mga balita sa IZ Balita Nationwide. Dito pa rin sa IZ Radio, IZ TV. Magbabalik kami ni Joanna pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 49 minutos, makalipas ang alas 7 ng umaga. IZ Balita Nationwide. Balitang pangkalakalan. Tumaas pa ng 30 pesos kada kilo ang presyo naman ng karning baboy at manok sa ilang pamilyan sa Metro Manila sa gitna ng namemesteng African Swine Fever o ASF at bird flu outbreaks.
Ayon kay Pork Producers Federation of the Philippines Incorporated o PPFPI Vice President ni Ganor Briones, inaasahan na nilang bagya pang tataas ang presyo ng karne ng manok at baboy dahil lumalakas ang demand. Gayunman, hindi naman anya marami ang karagdagang supply dahil meron pa rin banta ng ASF at bird flu. Sa pag-iikot ng DWIZ sa Balintawak Market sa Quezon City at Divisoria sa Maynila, naglalaro na sa 330 hanggang 360 pesos ang kada kilo ng kasim at pige. Liempo, 400 piso hanggang 420 pesos mula sa dating 380, habang ang isang buong manok ay 210 hanggang 220 pesos kada kilo, na halos kaparehas na ng presyo sa supermarket. Sa kabila nito, muling tiniyak ng Department of Agriculture na walang shortage ng supply ng karneng baboy at manok. Balita sa labas ng bansa. Walong crew member ang nasawi matapos bumagsak ang cargo plane sa Cavite, Greece. Ayon kay Serbia Defense Minister Nebojsa Stefanovic, lula ng Ukrainian-operated Antonov An-12 ang mga pampasabog at 11 tonelada ng armas na patungo sana sa Bangladesh nang mangyari ang insidente. Hindi naman sinabi ng ministro ang detalye sa pagkakakilanlan ng mga nasawi. Nananawagan din ang mayor ng kalapit na lugar sa mga residente nito na naninirahan sa 2-kilometer radius mula sa pinangyarihan ng insidente na manatili lamang sa kanilang tahanan at magsuot ng face mask dahil sa posibleng dulot ng toxic fumes o kemikal mula sa pagbagsak ng nasabing eroplano. Sa entertainment o trending news. Eto na. Hindi senyor, aminado sina Francine Diaz at Seth Fedelin na nagkaroon ng awkwardness sa pagitan nila sa simula ng kanilang first project. Pagkailang. Ah, medyo yung parang naiinang sila. Okay. Say ni Seth, iba kasi ang nakasanayan nilang collab team sa loob ng halos 3 taon. Sinabi naman ni Francine na hindi negatibo ang awkward moment sa pagitan nila dahil nagkatrabaho sila ng matagal na iba ang kanilang mga katambal. Mababatid na naging collab team ni Seth si Andrea Brillantes, habang si Kyle Etchari naman ang kapareha ni Francine na kapwa mga miyembro rin. Nau-awkward dito. Nau-awkward. Pag iba ang mga kapartner niya, no? Nagkakaiba-iba rin. Ako din, ganun din ako. Pag nau-awkward ako, lagi ko si Jeff. Tapos ngayon, sino naman si Joanna. Kaya minsan, nagahalo-halo pangalan. Awkward din. Miyembro rin ng Gold Squad. Ayun. Unang bumida sa music video na Muli ang Francette at bibida rin sa drama series na Dirty Linen. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sport. Real Sports ni Anthony Suntay. Okay, talking about Real Sports, ma-English yan, senyora. Siyempre, ang tunay na sports. Ang Real Sports si Anthony Suntay. Anthony? Magandang mga senyor. Alam mo, tuwan-tuwa ang buong Pilipinas. Oy, talo tayo sa basketball, ha? Lotat. Alin? Kahapon sa Lotat. Sa New Zealand talo tayo. Oh, Lotat tayo sa New Zealand. Pero ito, ito mas magandang balita. Champion tayo dyan. Kaya hindi natin binabalita yung Gilas kasi natalo yung Gilas. Pero ibabalita natin yung Philippine Women's Football Team. Si Telsire tinatawag na Filipinas. At ang Filipinas, kampiyon po tayo. Oh. Dahil tinalo natin ang Thailand 3-0 kagabi sa Rizal Memorial Stadium. At ngayon, ito ang unang titulo natin. We are now the 2022 ASEAN Football Federation Women's Champions. For the first time ba yan? For the very, very first time. Kasi at ngayon hindi naman tayo nagmahilig sa football eh. Basketball tayo eh. Diba? Oo, so sa larangan ng ng football sa both men and women's division, ito yung una natin titulo. Kita mo, nakascore tayo ng 3 goals. Tinalo natin yung perennial powerhouse na Thailand. Ano mo sinabi sa akin na mas mahusay, manipa ang mga Pilipina kaysa sa Pilipino? Totoo yun. Kasi ngayon, kampiyon na talaga tayo. So nagpapasalamat tayo kay Jessica Cowart na nakascore
Nakascore siya in the 7th minute. In the 19th minute, nakascore din si Katrina Giliu. At in the 88th minute, si Sarina Bolden, eh, nakascore din. And Sarina Bolden actually had 8 goals sa itong torneo na to. Kaya talaga, siya ang ating MVP ng torneo. Pero nagpapasalamat tayo sa mga babae ito dahil, nako, hindi lang sila pupunta sa World Cup next year, senior. Pero bago sila pupunta sa World Cup, nakakuha pa sila ng isang titulo dito sa Southeast Asia. Okay. Have a good week, everybody. Maraming salamat. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Sumayon nyo ang isa pang edisyon ng ating IZ Balita Nationwide. Dito pa rin sa IZ Radio at IZ TV, may todong lakas. Balitang sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo numero 1. At ang nagatid sa inyo ng mga balita. Sa ngalan po ni Jam Tarayo, ako po si Joanna Luna. At Senyor Ray Pacheco, marami pong salamat at magandang umaga sa inyong lahat. Tabayanan, sa loob po lamang ng inang sandali, ang inyong pinakahintay, ang inihintay ng lahat, ang magulo, ngunit makabuluhan. Ang Karambola! Philippine Standard Time, ganap na kalas 8 ng umaga. IZ Balita Nationwide.